Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay magkaroong pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid at pinapatag mo ang kanyang landas. Panginoon, sinusunod ka namin at inaasahan. Ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiral sa daigdig, ang lahat ng tao'y mamumuhay ng matuwid. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala. Hinanap kanila sa gitna ng hirap ng parusahan mo'y ikaw ang tinawag. Ang katulad namin sa iyong harapan ay babaeng manganganak na papasigaw sa tindi ng hirap. Nagdanas kami ng matinding hirap, ngunit walang naidulot na kabutihan, walang tagumpay na naidulot sa bayan. Wala kaming nagawa anuman. Ngunit ang mga anak mong namatay ay muling mabubuhay, mga bangkay nagigising at aawit sa galak. Kung ang paanong ang hamog ay nagpapasariwa sa lupa, gayon ang Espiritu ng Diyos nagbibigay buhay sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ikaw, Panginoon, ay haring walang hanggan. Di ka malilimot ng buong kinapal. Ikaw ay mahabag, tulungan ang Siyon, pagkat dumating na ang takdang panahon. Mahal pa rin siya ng iyong mga lingkod, bagamat nawasak at gumuhong lubos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa puon ay takot,
maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal, ang lahat sa lupay iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Magsitayo na po ang lahat. Kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Alam niyo pa po ba yung pamatok? Yung pamatok. Wala na nakakaalam. Yung makikita niyo sa screen, yan po yung pamatok o yung yoke. Yung pamatok, yan po yung nakikita natin na inilalagay sa may liig o balikat ng mga hayop, lalo na ng kalabaw o ng baka. Para nang sa ganon, mahila niya kahit anong bigat, no, yung ipinapapasan no, na sa kanya, mahila niya ito ng mas magaan at hindi siya masasaktan o masusugatan dahil kailangan sukat doon sa hayop yung pagkakahulma ng pamatok. Yan. Kaya minsan po, di ba, sa mga magtataho, magpuputo, di ba, para mabuhat nila yung dalawang balde, mas magaan kung ito ay nakapatong doon sa pamatok na pinaglalagyan. Yan. Kasi kung wala yon, wala yung pamatok, masakit nga at mahirap, lalong hindi kakayanin. Yan po yung paanyaya sa atin ni Jesus sa araw na ito. Kunin, pasanin ang kanyang pamatok.
yung kanyang aral, yung kanyang turo para mas maging magaan ang buhay natin. Dahil kung wala ang mga aral ng Poong Jesus Nazareno, magpapagod lang tayo ng magpapagod hanggang sa sasabihin mo na lang, ayoko na, suko na ako. Pagod na ako. Ilan ba po sa inyo ang nakakapagsabi ng pagod na ako? Lagi na lang ako. Parang buong buhay mo, ikaw na lang nang ikaw ang kumikilos, ikaw na lang nang ikaw ang nag-provide. Na sa totoo lang, yung mga kinapapaguran mo, hindi naman talaga nauubos, hindi naman natatapos. Halimbawa, concern ninyo, magpapaaral ka ng kinder. Pagkatapos yan, mag-grade school, high school, may K-12 pa, magka-college pa. Hindi rin nauubos yung gawaing bahay. Paghuhugas ng plato, paglilinis ng bahay. Matatapos lang yan kapag nasunugan ka. Wala ka nang lilinisin. Maraming mga responsibilidad na bahagi na ng buhay natin. Ang trabaho, sasabihin mo, ang daming trabaho, ang daming paperwork sa opisina, pagod na pagod ka na. Pag nagsaray ang kumpanya mo, wala ka ng trabaho. Ano pang irereklamo mo? Ulitin ko ulit. May mga bahagi sa buhay natin na kahit wala na tayo, patuloy pa rin. Kahit patay ka na o mamatay ka man, yung trabaho, magpapatuloy yan. Hahanap lang yan ang kapalit mo. Pag nag-retire ka, hahanap yan ulit ng kapalit. Nakakalungkot lang, pag nag-retire ka na, talagang retire. Hindi ka makabangon, hindi ka makatayo, hindi ka makalabas. Yan sabi ni Jesus, magpahinga ka naman. Kung pagod ka na, pagod na isip mo, pagod na bunganga mo, pagod na bibig mo, magpahinga ka naman. Di naman bawal magpahinga. Sabi nga po ng isang post sa social media, no? Habang bata ka pa, gumala ka na. Magpuro trabaho. Huwag yung kung kailang kaluluwa ka na, saka ka gagala. Pahinga lang naman ang sinasabi. Di ba? Malinaw po. O yung mga pagod, lumapit sa akin, pagpapahingahin ko, tuturuan ko, at matuto kayo sa akin. Pahinga lang. Ngayon kapag nakapagpahinga na, mas narinig mo na yung aral ng Nazareno, di okay ka na. Mapapagod ka, pero hindi ka susuko. Masasaktan ka, pero hindi ka aayaw. Kasi malinaw sa iyo kung ano ang mission mo sa mundong ito. Kung ano ang dahilan kung bakit ka naririto. Kung ang hayop pinagpapahinga, ikaw pa kaya? Deserve mo ang magpahinga. Kahit sa problema, magpahinga ka rin. Paano? Pero nasa sayod pa rin. No? Isa napapansin ko po, bakit ang mga babae, yung mga babae po, no? Bakit ang dami-dami yung bit-bit lagi? Diba? Anong laman yan? Minsan may mga nagsiserve sa amin, pag nasasalubong ko, nakikita, may bag dito, may bag dito, may bag pa dito.
magsiserve lang naman. Di ba kayo napapagod sa mga bitbitin ninyo na, eh di ba, parang na-attach ka lang dyan eh. Pag binuksan mo naman, wala lang. Mahalaga lang sa'yo. Eh gusto mong pagurin yung sarili mo, di ba? May mga bagay na kailangan mong alisin. Unti-untiin mong alisin, baka kasi nagpapabigat na rin sa iyo. Pagaanin mo ang buhay mo. Gusto naman ng Diyos yan eh. Pagaanin mo, hindi naman mabigat yung pinagagawa ng no ng Poong Nazareno. Bumibigat lang kasi sinasabayan mo ng ibang mga bagay na hindi naman kailangan. Pag-isipan mo po na mabuti yung inaalok sa'yo ng Nazareno. Kung pagod ka, lumapit ka sa Kanya, magpahinga ka. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sinabi ni Jesus, lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan at pagiginhawahin ko kayo. May pananalig sa Kanyang pangako, ipahayag natin ang ating mga pangangailangan sa Kanya. Ang ating pong itutugon, Jesus, Ikaw ang aming kapayapaan. Jesus, Ikaw ang aming kapayapaan. Ang simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Jesus, Ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga natutukso sa kawalan ng pag-asa dahil sa bigat ng kanilang mga suliranin, naway makatagpo ng sandigang kay Jesus at mailagay sa kanyang mga kamay ang kanilang mga alalahanin at ligali. Manalangin tayo. Jesus, Ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga nagdurusa sa maligalig na kaisipan, naway magkaroon ng kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Jesus, Ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga nahihirapan sa tindi ng sakit ng katawan at karamdaman, naway makatagpo ng kasiyahan at kagalingan sa mga kumakalinga at nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Jesus, Ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga yumaong, naway magbunyi sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Jesus, Ikaw ang aming kapayapaan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kalob mo ay aming inaalay, aming hiling, pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukom. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sangang landas ay may kahirapan kung ang lungkot o panganib di mo kayang paglabanan. O kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasan, Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina at lumapit sa akin. Kayong mga napapagalay aking pagiging hawain bigat ng inyong pasani. Ay aking pag-aanin.
Mahalinat, kaibigan, lumapit sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Maswasan din po ninyo mga dala-dala nila ang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazaren. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinulwalhati ka namin.